Good morning guys, nandito muli tayo sa kusina ni Meryl. Muli tayo naghanda ng ating kalan at inuluto natin ang ating menu for today. As usual, we're going back with our favorite, yung ating sinigang na pork. So, bago tayo umpisa magluto, siyempre, as usual, ang ginagawa ko ay piniprepare muna natin kung anong mga sangkap o gamit na ating iladala o ilala sasama dun sa ating lulutuin. And we found out this the only available sa ating fridge. So, ito yon. Meron tayong okra, meron tayong kamatis, meron tayong jalapeno o sini. Of course, ando yung ating North Sinigang Gabi style tamarind. At siyempre, di mawala yung pinakadahon niya o vegetable niya, itong ating pechay. This is the local pechay that we are using dyan sa atin. So, yan guys, ang ating magiging sangkap o kasama ng ating ilulutong fork spare ribs. At siyempre, yung fork, ando na, nilagay natin sa kalan, pinakukuluan na natin o pinalalambot natin. That will take more than 20. Almost 30 minutes bago natin matuluyang mapalambot kasi ginagawa natin slow cooking lang para talagang swabing-swabe ang ating kagat o ang ating kain dun sa ating niluluto na o pinalambot na pork chop. So guys, ito ang gagawin lang natin eh. Maya-maya ay hiwain natin itong mga sangkap natin para pag nag-umpisa tayo magluto, lagay na lang tayo ng lagay. Siyempre, katulad dati, basic lang ang ating sinasabi sa inyo, pinakikita din. It's up to you to modify kung ano ang gusto nyong gawin para lalo maging masarap at lalo maging napaka-presentable sa inyong mga viewers ang inyong style o ways ng pagluluto ng sinigang. But in my own ways, ito pakikita natin sa inyo the basic way of cooking instant pork sinigang. So guys, don't go away. And we're just waiting for our pork na mag-tender siya. Once it become tender then, umpisa na natin ang pagluluto. Guys, ayun yung ating pork. I'm sorry, it's not a sphere, it's a neck bone. Yung kailangan natin na yung ating gagawin kung yung palang natira na sa ating freezer, hindi pala spare rib because medyo frozen pa sa kagina ng ating aircon, then we just put it dito na sa ating kalan upang palambutin sa once after we just wash it and we just clean up all those yung tinatawag na pinaka karne niya. At nang once na matanggal na natin, ayan, ipinagpatuloy natin ang pagpapanambot sa kanya. So guys, ayan, hintayin natin. As I've said before, slow cooking ang ginagawa natin. Kaya medyo matagal ang magiging proseso natin ng pagpapanambot na ito. It will take us 30 minutes para mapatender natin ito. So guys, once na ito ay available na, then we will start our cooking. At the same time, siyempre, ipiprepare na natin yung ating mga sangkap habang inintay nating lumambot ito para mamaya dire-diretso na ang pagluluto natin. Okay guys, thank you for staying and I will continue later yung ating pagluluto. My presentation will continue once it's all been ready para sa ating instant cooking of pork neck bone sinigang. Guys, ayan, naihanda na natin yung ating mga sangkap na ilalagay natin ito sa atin na instant neck bone fork sinigang. Ayan, naayos na natin. At nakita natin na yung ating pinalambot na fork ay okay na. So what we're going to do ay umpisa na natin ang pagluluto natin ng ating instant neck bone sinigang. Ayan, meron tayong kamatis. Iniwanan natin kamatis. Tinanggal na rin natin mga nasa ko ng okra para mailagay natin. We also prepare na rin yung ating tinatawag na jalapeno o sili at ganun din yung ating pechay. Siyempre, di mawala ating North Sinigang Gabi style tamarind. Yan kaya yan ang ating gagamitin kasi wala tayong taro o gabi. So, pag ginamit ka ng ganyang klase ng
ng brut ng para sa sinigang ay para na rin may gabi, lasang gabi na, at talagang ano mo may akala mo may ng gabi kang kasama dun sa iyong niluluto. So yun ang kanyan ang reason kaya nilalagay nilang gabi style tamarind. Okay guys, ako na natin ilalagay. To start with ay itong ating kamatis. Ilalagay natin dyan for 2 minutes para ma-imas natin yung kamatis. Then, tuloy-tuloy na. Ilalagay naman sangkap ang ating ilalagay. Ilalagay natin yung okra, ilalagay natin yung sili. Then, ilalagay natin yung ating tamarind o yung ating sampalok powder na ginawa sa, ng nor na gabi style. Okay guys, so let's start our cooking. Guys, ayan, matapos mailagay natin yung kamatis at maimas na natin dun sa ating fork, ilalagay na natin itong ating okra kasama na itong kanyang jalapeno. Maghintay lang tayo ng another 2 minutes, then ilalagay na natin yung ating sinigang gabi style tamarind. At later on, ilalagay na natin yung pechay. Guys, ganun kabilis ang ating pagluluto. Siyempre, kapag na-prepare mo na lahat, naihanda mo na. Alam mo na yung mga gulay o yung mga ingredients na hindi naman dapat nating i-overcook. Kaya napakabilis na. It will only take us almost another 20 or 30 minutes para ikumpleto natin yung pagluluto ng ating sinigang. Then, ready na tayo para sa ating lunch. Okay guys, thank you. Show the maya-maya yung ating complete na result ng ating pagluluto. Okay? Guys, ayan na yung ating kompleto na luto na halos ang ating sinigang. Ayun, mailagay na natin yung ating tinatawag na dahon, yung ating pinaka pechay. Hintayin na lang natin, tatakpan na natin at i-off na natin yung kalang para yung steam na lang niya ang magluluto dun sa sa ating gulay. So, what we're going to do now, ayan, i-off na natin ang kalang. Then we'll just wait for 2 or 3 minutes para maluto sa steam niya yung ating gulay. Then, ready na ang ating instant fork neck bone sinigang. Maraming salamat guys sa inyong pag-watch. Katulad ng dati, sabi ko yung mga first timer dito, please stay connected dahil hindi lamang ang pagluto ang inyong makikita rito sa ating channel. Makakakita rin kayo ng mga legit, organic, very supportive friends. Lahat yan ay handa upang magbigay sa inyo ng tinatawag na support sa inyong mga channel, kasi hindi sila yung tinatawag nating mapili. Talagang pag sila'y tumulong, talagang diretso ka ng tulong ginagawa sa bawat mga kaibigan na kanila makakilala. Hindi sila selective sa pagbibigay ng mga tulong. At hindi lang yung guys, meron din tayo rito mga kwentuhan, kantahan, balitaan, at siyempre tawanan. So it's a complete entertainment pagka kayo ay pumasok dito sa ating live. Hindi kayo bababa ng ating live na wala kayong makikilalang kaibigan at wala kayong dalang mga bagong subscribers na pagbalik nyo sa inyong channel. Nakakasiguro tayo na lahat ang makikilala dyan, kung ilan ang andyan, lahat dyan ay pupunta sa inyo. But of course, siyempre guys, mainam din naman na pagka'y pinuntahan, sana matuto rin natin silang balikan. Okay guys, thank you very much. God bless and see you again next time.